quello appunto. E io voglio chiamare il suo consiglio. La data è la mia. Alla polizia la mia mamma, sono quando mi trovo la parola di un uomo, sono la mia. In alla mamma, sono la parola di un uomo, al suo 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 uomo, ma se io non ho fatto la vita, 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 pagdasan mula sa ikalawang araw ng mga bayo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang pitong anak na lalaki ang ipinahuli ng hari. Sila'y pinahiratan para pinuting kawain ang kanyang baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang hindi malilimot at higit na kahangahanga ay ang nasaksi niya nito ang sunod-sunod na pagpaparusan ng dinawas ang pitong anak hanggang sa ang mga ito'y mamatay sa loob lamang ng isang oras. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob kahit na siya'y babae kasi tapang siya ng lalaki. Sabi na ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinagupunan. Hindi ako ang naglagay ng iba't ibang sangkap na inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong isang pinaktan, ang siyaring lumikha ng tao at lahat ng bagay. Dahil sa kanyang kagandahan ng buong, ay ibabalik niya muli ang iyong linya at buhay. Yamang hindi niyo nalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kaubusan. Sa panginig ni Antioco, ang pangungusap na ito na ina ay isang panglalabi sa kanya. Kaya sinikap niya, mahimo ang bonsong anak na babae na talagdan ang kanyang religyon. Ipinangako niya na kayayamanin siya at patatanyagin, pagkakalooban pa ng mataas na tulungin at itutuloy na isang kaibigan. Subalit, hindi siya hinihindi ng anak, kaya nilapitan ng hari ang ina. Sinabi niya, payuhan ito ang anak kong gusto niya ito'y mabuhay. Sa kahihimok ng hari, napanunuho ang ina na kausapin ang anak. Bilang pagkulang sa maliit na hari, bumilit siya sa kanyang anak at pabulong na inausap ito sa sariling nila.
kita pinapag-aral at inilaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at lahat ng bagay na naroon. Alam mo ang lahat ng iyan ay likha ng Diyos. Tulad din naman ng sa katauhan. Huwag mong matakot sa berdurong ito. Ipakita mo karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan upang sa muling pagkabuhay ay makapiling kita kasama nila. Hindi pa man natatapos, mag-salitaan ko na sinabi ng anak. Ano pang iyong hinihintay, mahalin ng Antioco? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kadagalan ng lahat ng pagpapalita na ito sa mga Diyo. Ngunit tandaan mo na hindi ka makakapatas sa parusaan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Pagising ko noon, sinta, piling mo'y magsasaya. Pagising ko noon, sinta, sa piling mo'y magsasaya. Tigil mo ko, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Puon ako ay bigin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasama ng dalangin ko ay pakigyan. Pagising ko poon, sita sa piling mo sundan ang landas mong itinakda. Hindi ako lumilihis sa kananman o kawa. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong binirinig. Kaya ako'y lumulo at sa iyo lumilihis. Pag-isipin ko kung sila sa tingin mo nagsasaya. Kung paano ganyan ako inatan mo sa hiling na iyong pakta. Yan ako ay nakuli. Ang mukha ko'y mamamalas kapag ako ay nagising sa piling mo'y magagala. Pagising ko kung sita sa piling mo'y magagala. Ito may ipotawin mo na.
mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin para tumubo, para lumago. Yung iba, nakikita ko namin inconsistency ay sabi na namin ay pwede ngayon doon sa ibang minista at maaaring minoporte noong nagpagsalita sa ayon na sitwasyon na pinagbibilangan nila kasi hindi pa naman ang sitwasyon. Pero yung pinaka-mensahe ay isa, magkakaibalaman sa mga napanggit na detalye at maliwanag na kung saan mensahe ang naitigil po natin ay yung nakarami ko. Sabi ko nga po ay pagiging natin yung biyaya, yung galing na ikinagalawin ng Diyos at yung pangalawa ay matutulang yung makita at tuluan natin makita yung aming galing at yung galing ng mga tao sa pamilya natin para tunay natin pag-amit yung galing niya ay pinakaloob ng Diyos. So ngayon, ay yung kung aming pagpigay-pigay ay sabi nga po natin yung iba kasi totally na ipaliwalay meron yung siya'y punta sa ibang mga para balutan. So, kaya may mga taong galit na galit sa kanya sapagkat ayaw siyang maging hari. Yung ginawa nito sa ibang mga pinapatay sila kasi yun ay hindi sabihin ay diretso paglaban sa autoridad ng Diyos. Diretso pagtanggi sa pagkahari ng Diyos. Sa limalitigamit naman na pangbigay o kapatusahan, kamakayan, sinayos ng pagbigay alam ng Yesus na rin na hindi pagtanggap kay Yesus ay siguro kong kamakayan. Yung kasi maluwalan kasi nang binibigay ng Yesus ay buhay at ang pagtanggap sa kanya ay sigurado magbibigay sa atin ng kamatayan. Kasi lang po, bigyan natin ng ito ng pagkakataon dahil sa pagdiriwang natin kay Kristong Ari na ay binibigyan natin ng pagkakataon sa susunod na libro sa dakilang kapistahan ng Kristong Ari. Ito po yung pinakadulo na makita namin na tayo magkakit ng Diyos sa ating kalawag, sa ating mga puso, sa ating mga kalooban, at sa ating espiritu. At bakit ko ba yung punong pagkaya sa loob ko sa pagdiriwang ng Kristong Ari? Ito po mas kaya yung itinilaga noong 1925, pagpapagpahari ko na kayo uwiin ko sa libro. 1925, ni Pope Pius XI. Ang 1925 ko, kasi 1925 ko yung panahon ng pagkatatapos lang ng World War I. Ito rin po yung panahon na kung saan ay umuunda na
Kung yun yung sa Russia, ito yung panahon na lumalabas ng komunismo sa Russia. So, kaya po, kung tutusin sa Kaisipan ng Pope Paris XI, ito ay paralaman ng tatlong bagay. Ano ito? Materialism, communism, at atheism. Communism, atheism, at materialism. Na inaalis na yung idea ng Kristo ay ang Kristo na bahala sa atin. At ano yung pinigil ng pagkabahalala? Yung individualism. Mula kay Patrolyal Nessus. Yung Patrolyal na pinahawakan nila. Yung Patrolyal ng tao. Kaya hindi na pinagbabasihan kung ito ba ay puro ni Jesus hindi. Ang pinagbabasihan pa rin, ito ba ay makapukuti sa akin kung hindi. Nawala na yung reference to Christ. At kung tanong ko ito, pwede rin ang gano'n, ay pangitan ko natin yung lalong lumalakas. Communism, atheism, and materialism. Kuntusin po, ay ito ay lalo lumalakas ngayong kapanahon na ito. So, lalo ka sa kanya ng maraming kakompetensya. Maraming kakompetensya ng Diyos. Pero yung gawin ng kalulutan na nawag ay makita natin yung patuloy na pag-aaral ng Diyos sa buhay natin. At nawag ang makita po natin na ito yung pagdambi ng Kristo. Parang siguro sa tingin natin, ito po ay hindi naman sa mga hindi na po. Pero yung materialismo ay napakalakas kasi nawala ang Diyos sa pagkakumahal. Wala ang Diyos sa pagkakumahal. Kaya sabi ko pa ay yung kalimutang pinagbabasin ko ay hindi naman magsisipa pag-araw ng mundo. Pag-isip pa lang ang pag-araw ng mundo. Nawawala. Ang mga kumisang sabi ko na yung aking pananampalataya ay after na nilalaman ko na yung naunang talipasa rin. We are living. We are living. Tayo ay dinudugo. Dinudugo tayo. Tayo ay maraming nalalakas. Hindi lang mo yung paglipat sa ilang sekta. Ngunit yung mismong pag-aunawa natin kay Kristo sa ating Diyos. Bagawal mga binyagan tayo ng Katoliko, hindi namin naunawaan ang aming pananampalataya. Kaya, nawawala na yan ng gano'ng
Kasi yung aking kong sa ating mga lo, halimbawa na lang dito sa atin, baga matay na yung aking si Jesus, di pong dati na lang si Seven. So, yung sabihin, majority wins. So kung sinabi niya, halimbawa, majority. So, may ilang version, kung tayo na kaya kung magbubukuman ang mga mag-isista, kapag na naman may kapatangan sila ng isa, ay papasa. Katulad yung mga issues na may sensitive. Katulad na yung at sana po, yan ay huwag mga
Pero isa namang adverse reaction, just let this to, para isa namang adverse reaction sa materialism na yun. Yung fundamentalism ng mga Islamic fundamentalists. No? Kaya ang pag-alagyan nila lang, kasi ang maturitin ng materialism mo. Yun na lang, ang maliging yung pag-ubahan ng kanilang pag-alagyan. Pagpatay, pagpapasa, ay di maging papapatay. Pero kaya ko hinakailangan natin ang pagpasa, kasi kung hindi natin maaari, ay yung ibang nakita ng ibang pamamaraan ay isang madugong pagkilos na hindi naman makakasyan. Hindi naman makapistahan mo. Kasi matuto. Violet. Nalis mo ang materialism mo. Pero sa pag-iwag ng pamamaraan, hindi mo magbaan na ito na naman ang Jesus. Yung daan na pinamahin niya sa iyo, alisin mo ang materialism mo sa hangin at sa tulo ng aking taong kaya, kung naiintindihan ko yung sitwasyon na nangyibigitakan natin naman, sigurado ko talagang makakagatang mo na kailangan tayo magpusa at mag-alaw ng mga sakripisyo sa napanggit na ito. Kung si Kristo ang tunay na nag-aari sa atin, dapat maalis natin yung mga pangangin. Materialismo, ateismo, at komunismo. Sama natin na yun, kasi hindi puyot ang baloy doon noong 1925. Ayun na yun. Yung extremism, I would like to include that, extremism. Pag-alaman ko ang communism and atheism are extremists, extremists. Pero nabas namin yung isa ang mga extremism, hindi dumarami. Extremism, extreme. Extremes na makita po natin na yun ang makita nila na pamamaraan. Kaya, kaya namin ang nangyayon ng mga salapan ng kasi maluwan na ito. Sino man hindi makita natin sa Yesus at tunay na mag-aaral sa ating puso. Sabi na natin, that is already at that point, yan ay pinagatakan na natin ng pamapayan na ating sarili, hindi lang sa pagdating na ito, ngunit hanggang sa kanilang buhay.
Amen.